Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang bertud o mutsa ng palus. Nakakita ka na ba nito? So guys, dapat mo itong panoorin. Hello guys! Welcome back sa ating channel, ang channel na kung saan ay marami kang matututunan ng aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito, mahilig ka sa ganitong video, paklik na lang ang subscribe button at pakiturn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa new upload videos ko. Nag-a-upload ako ng video, isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin. Ang palus o igat na isda ay kilala rin sa tawag na eel sa Ingles. Ang isdang palus ay kabilang sa pamilya ng genus Anguilla, na kung saan ang hugis nito ay pahaba na parang ahas. Kadalasang makikita o mahuhuli ito sa tubig tabang at meron din sa dagat. Karamihan ang ganitong isda ay nabubuhay sa mga tropical at malalamig na lugar sa Asia. Kasama na nga dito ang Pilipinas, Japan, China, Taiwan, Korea, at Vietnam. Ito ay gumagapang sa lupa tuwing takip silim. Sila ay kumakain ng mga crustacean tulad ng hipong maliliit at insekto, pati na rin ang maliliit na isda. Well guys, ayon sa matatandang paniniwala at sa mga antingero, ang palus daw ay nagtataglay ng isang mutsa o bato na nakabaon sa ulo nito na tinatawag na mutsa ng palus. Ngunit paano nga ba ito makukuha? Well guys, ito ay makukuha lamang sa mga malalaki at matatandang palus. Ang kailangan mo lamang ay maraming igat upang ito'y iyong makuha. Kailangan mo lamang putulin o hiwain ang ulo nito. At kapain mo ang pinagputulan nito. At sa oras na ikaw ay makakita ng maliit na bato na hugis parisukat, ito ay dapat mong ingatan. Dahil ito na nga ang mutsa ng palus. Ano nga ba ang kapangyarihang dala nito? Ang sinumang nagtatanga nito ay magkakaroon ng liksi at bilis tulad ng palus. At sinasabi rin na kung ikaw ay hawakan ng mga tao, ikaw ay madaling makakatakas. At kung ikaw naman ay hinahabol ng mga tao sa may tubig na kaputikan, ang dapat mong gawin ay lumublob sa ilalim nito at tiyak na ikaw ay makakahinga sa ilalim nito katulad ng palus. Dahil nga ang tunay na kapangyarihan nito ay magaling sa takasan. So guys, ang ganitong mutsa ay bihira lamang makita at ipagkaloob. Ito ay pinagkakaloob lamang sa mga taong napili at may busilak na kalooban. Tandaan na kapag ikaw ay meron ito, huwag na huwag mo itong ipagyayabang at ipakikita sa ibang tao. Dahil mawawala ang kapangyarihan nito. Gamitin lamang ito sa kabutihan. At higit sa lahat, tayo pa rin ay magtiwala sa ating Diyos na lumikha. Dahil siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video. At sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.